21 billion pesos. Ganyan kalaki ang nawala sa industriya ng pelikula sa bansa dahil sa pandemya. Kaya ngayong pinayagan na muling magbukas ang mga sinihan, umaasa sila na tangkilikin pa rin ang pelikulang Pinoy na ipalalabas sa big screen. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal Matthew Perez. Isa sa pinakatinamaan ng pandemya ang industriya ng pagpepelikula. Pero sa muling pagbubukas ng mga sinehan, marami pa rin kaya ang sumuporta sa pelikulang Pilipino sa big screen o gusto na ng marami ang panonood sa online streaming. Inabot sa 16 billion pesos ang ikinalugi ng producers dahil sa pandemya. Papalo naman sa 21 billion pesos ang nawala sa film sector habang nasa 760,000 film workers ang naapektuhan. Grabe talaga ang kailangan ng mga efforts na gawin to get the industry back on track, from starting to produce new films again, to screening of all the films na hold sa pagpapalabas. Kahit uso naman ng online movie streaming, iba pa rin daw ang kita kapag ipinalabas ang pelikula sa big screen. So, hindi siya katulad sa sinehan na 1:1, di ba? Kumbaga, may manood na isa, kita yun. Yes, diba? Pero yes. Ito, nagbibigay talaga ng value, no? Ang isang streamer, kung magkanong halaga ng pelikula mo. Kaya hamon din ang 30% capacity sa mga sinehan ngayong Alert Level 3 sa Metro Manila. Handa naman ba ang mga taong magbalik sinehan at suportahan ang industriya? Siyempre iba pa rin ang sa cinema kasi masarap manood ng sine kaysa bahay lang. I will definitely support the film industry. Again, provided that all of the health protocols are met. Habang ang iba, better safe than sorry raw. Siguro sa ngayon, hindi muna. Ano naman ang mas gustong panoorin sa big screen ng mga kapatid natin? Okay sa akin for English film. English? Parehas lang din. Pero more on support din naman ako sa ating mga Tagalog. Tagalog. Mm-hmm. Para sa ating mga Filipino artists. I usually watch English films, pero if they are in Filipino, more on independent films ako. Aminado naman si Yusek Liza na kailangan pang i-improve ang Pinoy films. Napakaraming kalaban in this platform. Kailangan nating mas maging agresibo. Kailangan nating itaas ang kalidad ng mga pelikula natin to be more competitive and to win in those engagement and negotiation deals. So, mga Paps, malinaw na maraming nakamiss manood ng sine at willing tangkilikin at suportahan ang industriya ng pelikula. Pero tulad ng hiling ng Film Development Council of the Philippines, pelikulang Pinoy muna. At syempre, huwag kalilimutan na sumunod sa health protocols. Mobile Journal, Matthew Perez po. Hatid ang mukha ng balita.